The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The scribes who had come from Jerusalem said to Jesus, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house or plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, "He has an unclean spirit." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. An old saying that everybody knows, "Together we stand, divided we fall." That is the gospel all about. Regardless how powerful you are, the moment you decide to divide yourself, eventually you will lose. What is the first reading trying to tell us? That you have to constantly remind yourselves, on whose side are you? On whose side are you? David was reminded of where he came from, who he is, and what he should be. Maganda yung may nagpapaalala sa atin, sino ba tayo? Saan ba tayo galing? At ano ba dapat ang inaasahan tungkol sa atin? Mga minamahal na mga kapatid, meron po mag-asawang nag-aaway dahil nangaliwa si Mister. Ano po? At ang mahirap yung nangaliwa ka, nangangatuwirang ka, hindi pa ba ano? Kahit kailan, hindi ka mananalo. You can never win over sin that you have committed. Ang tanong ko lang sa lalaki ay, sino po ba ito? Sabi niya, asawa ko po. Ay, di tapos. Di po ba, ano? Tapos. Ano pagtatalunan natin? Ano ibig ko po sabihin? Alam mo naman, nung kinasal ka, nangako ka na ikaw ay magiging tapat. Alam mo yun, hindi lang yung kung gugustuhin mo, hindi po ba? Ano? Alam naman natin lahat yun. You made a promise. The moment you break your promise, you are dividing yourself. At the end, you will lose. It's good to always ask ourselves, on whose side I am with? Because regardless how powerful you are, in this world, if you are not in the side of God, eventually, you will lose. You can have all people agree with you. Sabi ko nga, pagkamisan, yung magaling mga tuwiran, parang tama. Hindi naman lahat ng tama o hindi naman lahat ng magaling mga tuwiran, tama ang pinapanindigan. Hindi po ba?
Kaya hindi rin lahat na nag-agrita sa atin, tama tayo. Tama tayo. Today, we are invited to pause for a moment, humble ourselves and ask ourselves, nasaan ba ako? As I have said yesterday, in every occasions, birthdays, anniversaries, fiesta, is a moment to sit down and ask ourselves, what have we become and what others have become because of us? Palaging yun ang tanong. Kung may asawa ka eh. Di po ba, no? Tinatanong mo sa sarili mo, naging masaya kaya ang asawa ko sa akin? Hindi mo tinatanong ngayon, naging masaya kaya ako sa asawa ko? Bakit mali yung tanong na yun, Father? Bakit mali yung tanong na yun? Ikaw namili ng asawa eh. Hindi po ba, no? Ikaw namili. Mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, anuman ang desisyon na pinili mo sa buhay, hindi ka dapat nagre-reklamo. Tinatanong mo kung ano ikabubuti ng iyong kalalagayan. Ang tanong palagi, kung hindi ka masaya sa iyong kalalagayan, itanong mo, anong ikabubuti? Because dividing yourself, you will never win. You will never win. And the second point is, if you are powerful, but you are not in the right side, which is the side of God, eventually you will lose. Eventually you will lose. Hindi naman tayo habang panahong malakas. Hindi tayo habang panahong matalino. Hindi tayo habang panahong bata. Hindi tayo habang panahong malusog. My dear friends, my brothers and sisters, sabi ko nga doon sa isang magulang, huwag mong palalakihin ang anak mo na palagi mo lang pinapalo. Kasi pagdating ng araw, kaya na niyang indahin ang palo mo. At pag ikaw nang mahina, baka ikaw nang paluin ng anak mo. Every 23rd of the month, we do a memorial to our secondary patron, Padre Pio Petrocina. So tomorrow evening, we will have a healing mass through the intercession of Padre Pio Petrocina. Para sa mga may sakit, pagkakaroon po ng pagpapahid ng langis para sa mga may sakit. Kung wala kang sakit, huwag ka nang pumila. Diba? Baka magkasakit ka. Para lang sa may sakit. 6 o'clock tomorrow. Going back to what I've said, minsan mayroon ng kumpisal. Ang kanyang kumpisal ay nag-away-away sila sa bahay. At para makaganti siya, dinala niya yung remote control ng TV sa opisina. Diba? So, asar-nasar yung mga tao sa bahay, wala yung remote control. Di ba ba? No? Gusto kong tumawa, pero ano ba namang pag-iisip yun? Ano? Di ba ba? No? Para ka makaganti sa inyo, dinala mo yung remote control. Ano? Sana dinala mo ng rice cooker. Di ba ba? We have failed to mature because we always think of what is power all about. Dati kung sino may hawak ng pamalo, yun ang powerful. Di ba ba, anak? Hanggang sa kung sino may hawak ng budget, yun ang powerful. Think about it. My dear friends, my brothers and sisters, the Lord invites us to take His side. Because at the end, you will never lose with God. What is the sin against the Holy Spirit? Abandoning God, forgetting He's the source of all grace. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.